nahahigh blood ngayon pagtanggap ng kanilang electric bills. Lalo pat nagba-brown out na naman. Kaya naman ang ilan, naghanap ng alternatibo. Tipid na, environment-friendly pa. Na-electric shock din ba kayo sa inyong latest bill ng kuryente? Pero ang iba, mas matindi pa sa sikat ng araw ang kanilang kasiyahan. Dahil ang kanila raw mga electric bill, bumaba! How the carabao! Nagpakabit lang daw sila ng solar panels. Hot na hot nga raw ang negosyo ngayon ni Alan na sa halagang 70,000 pesos hanggang 400,000 pesos depende sa dami ng panel, kakabitan nila ng solar panel ang inyong bahay. Mura na po kasi yung renewable energy ngayon, yung solar. Napakabilis na nating mabawi yung investment natin. Kagaya na lang nitong Webes, nag-install sila ng solar panel sa bahay ni na Mikey. Ingat sa gas-gas kasi mamahalin pa. Ito may kuryente na ito. With the solar setup installed in my house, I'm looking at a 50% drop on my monthly bill. So ngayon ito, gumagana na siya ngayon. Ito yung binibigay na kuryente ni solar. Ngayon, fully operational na yung solar nila. Makakatipid na sila sa kuryente nila. Ang solar panels, ichina-charge sa pamagitan ng sikat ng araw. Nagkakarga ito ng kuryente na ginagamit sa pagpapaandar ng appliances. Sa 550 square meters na mansyon ngayon ng Team Kramer, na may sariling home theater, opisina, home gym, playground, at classroom, hindi nakatakataka kung lumobo ang konsumo nila ng kuryente. Lalo pat halos lahat ng kanilang mga kwarto, the aircon. So the aircon here is on for like 8 hours or 9 hours, sometimes more. At nung lumabas na nga ang kanilang unang electric bill, umabot ito ng 79,000. Nagulat talaga kami, napaupo ako. Doon na nila naisipang magpakabit ng solar panels. Actually, planado lahat yung paglagay ng solar panels namin sa bahay kasi malaki nga yung space and madami kami mga heavy appliances. Siyempre, stay-in sa bahay. For us, it was the mindset of investment. Gastos tayo ng konti ngayon. As the years go by, mababawi naman yun. Pero sulit naman daw dahil ang dating 79,000 pesos nilang buwan ang konsumo. It went down drastically to 29 to 35,000 for the first few months. Heto naman ang mas mura. Generator na solar powered din. Kada set may kasamang baterya na nakasilid sa hard case at solar panel kung saan ito kumukuha ng enerhiya. Ang presyo mula 8,000 hanggang 25,000 pesos depende sa specifications. Imbensyon ito ng technician na si Greg. Naisip akong gumawa ng solar generator nung nagkaroon kami ng power interruption. Ayun, nakita ko yung solar sa YouTube. Naisip ko, bumili ng baterya na sasakyan. So yun ang ginamit ko hanggang sa nagkaroon ng available na solar panel dito sa Pilipinas. So doon ako nagsimulang mag-assemble. Mag-charge tayo ng cellphone. Charging yung phone, charging na rin yung power bank. So ayan ngayon, powered yan ang ating solar portable generator. Ang solar powered generator ni Greg tumatagal ng hanggang 24 oras pang emergency. Ang construction worker na si Ruel, hindi natatakot malobat. Meron kasi siyang power bank na solar powered din. Pwedeng ibulsa saan man siya magpunta. Doon sa ginagawa ko pong construction site, may nakita pong solar charger na kalapag. Tinanong ko kung magkano. Pero sabi sa akin ng kapatid, hingi ka na lang kay kuya. Binigyan po ako ng solar charger. 2 hanggang 3 oras daw ito bago ma-fully charge. Isang beses sumakay ako ng jeep, nagtitingin na ng tao kasi para daw akong tanga. Sabi sa akin isang beses, uy, ma-snatch pa yung cellphone mo. Hindi po nila alam na solar charger yung gamit ko. Kailangan ko ng init ng araw para makapaggamit ng cellphone ko. Pwede rin po siyang gawin natin na emergency light. Pipindutin lang po natin to ng 2 beses. Ayan,
Malaking bagay, lalo't nagba-brown out na naman dahil sa manipis daw na supply ng kuryente sa Luzon. Delubyo rin para sa higit 500 kabahayan dito sa barangay Pangan-an sa Lapu-Lapu City sa Cebu ang kawalan nila ng kuryente. Hindi kasi abot ang linya ng kuryente sa isla, kaya kinakailangan pa nilang mag-budget ng 25 pesos kada araw pang renta ng generator. Ginagamit namin gas. Kung magpalaot sila, madilim. Mabuti na lang at nito lang Marso, ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City nagkabit na ng solar panel sa bawat bahay ng libre. Gamit kayo sa iskulahan, hindi ka lang mag-secure sila magkabit. Nami kurinti pero sa suga ra, hindi man madadiri. At rugi sa solar nga dako. Gayunman, 30 watts lang ang kaya nito, hanggang ilaw lang ang kayang suplayan, na tumatagal naman ng hanggang 12 oras. Kaya ang mag-asawang Ansel at Jonathan, nagpakabit ng karagdagang solar panels. Ang gastos nila rito, 16,000 pesos. Ano yung gamit na mo sa solar PV, IRIP? Ipahibaw ka ito sa city, magplano sila, magbutangi sila, istigig, suga. Basta o natingali na ang ilang hatag o supply. For the process, this is a green energy. Ang downside po siguro nito ay hindi po magre-render ng service niya kapag brown out din po si DU. Yung iba kasi ang thinking po ng tao, kapag may solar ka, kapag brown out, meron ka rin electricity. Hindi po ganoon. Araw-araw mo bang pinoproblema ang bawat paparating na bill ng kuryente? Tignan nyo sila. Ang solusyon, nasa araw lang pala. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.